Hey guys, what's up? It's your boy John TV. Welcome back to Shoe Kicks. Babalik tayo sa panibagong video natin, guys. Video natin ngayon is new shoes natin, i-review natin, which is the Lebron Next Gen. So, ito yung budget shoes ng Lebron 20. Kasi sa original neto is 162, tapos yung Lebron 20 is 200 yung original nun. So this is the Lebron Next Gen. The color nito is I think just sky blue, orange. Yan guys, sa box. Hindi ko alam yung specific colorway nito, pero blue orange lang yung colorway, mix match colorway siya, guys. Yan, is mix match colorway siya. So first is the traction. So dito sa traction, guys, inspired to sa lugar ni LeBron James kung saan siya natira dati. I think Ohio ba yun? I don't know the specific yun na lugar, pero basta inspired to siya, guys, sa lugar ni LeBron James kung saan siya pinanganak. So napakaganda ng traction, guys, pero hindi siya pwede pang outdoor kasi yung mga grooves niya, guys, is movable lang. Hindi siya like yung surface area rin niya is hindi masyadong malapad. So thin lang yung mga grooves, which is hindi siya pwede talaga pang outdoor. Pero how does the traction? So dito sa tiles namin, guys, napakaganda, kapit na kapit sa tiles siya. And maganda rin yung traction. I mean, kung sa dusty court naman siya, I think okay lang naman sa dusty court kasi makapit pa rin kahit dito sa tiles namin na dusty. So maganda yung traction, guys. Ang problema lang is hindi siya durable outsole. So watch out for that. Huwag nyo gamitin sa mga concrete. Pwede to sa mga tabla, sa mga tabla na court, indoor court, tapos sa rubberized court. So next is the material. So ito yung nagustuhan ko dito sa LeBron Next Gen kaysa dun sa LeBron 20. So ito yung LeBron 20, guys, ah. So yung material kasi ng LeBron 20 is mahirap siya, guys, eh. Hindi siya masyadong breathable yung material ng LeBron 20. Hindi siya masyadong breathable. And umiinit yung pako dito sa LeBron 20 kasi wala siyang breathable na tang. And yung material niya is napaka-thick. So nagka-come out talaga yung heat dun sa paa mo. Which is dito sa LeBron Next Gen is thin lang yung material. Ayan. Thin lang yung material, guys. And yung dito sa tang, I mean, wala namang breathable sa tang, pero yung upper material is thin material, yan. Textile material siya, guys. So mas breathable siya kaysa sa LeBron 20. So kung ayaw nyo ng mainit sa paa nyo, I think go kayo sa LeBron Next Gen. Yan, so yung swoosh niya is yan, nagakan. Pangangas ng swoosh kasi merong kung iilaw siya, guys, meron siyang like mga color wish. So double swoosh pa rin, pero yung isa is maliit. Hindi katulad ng LeBron 20 na double swoosh talaga na may nagka-come out dito na overlay swoosh. Yan. Ganda. So yung ganito ng LeBron 20 is nandito sa, yan, nandito siya. Nandito siya. Ito naman sa LeBron Next Gen is nandito siya sa likod ng sapatos, back part. Ba siyang jamurant, guys, kasi nagko-continuous pa rin yung swoosh niya, eh. Ito medyo plasticky. Plasticky feels to, guys. Ayan. So next is the cushioning setup. So ito yung nagustuhan ko, guys, sa LeBron 20. So yung cushioning setup na ito, guys, is Air Zoom. I think same lang, parang same lang siya ng LeBron 20, pero cushion kasi, I think cushion ginamit nito pero sa original. Pero if kukumpara natin yung cushioning dito, medyo stiff yung LeBron Next Gen. Medyo stiff yung foam. Yan. Yan. So yung foam, guys, is good naman. Yan. Soft naman yung cushioning setup. Tapos nakalagay dito Air Zoom. Hindi ko pa ito nagamit, guys, kasi dito naman talaga sa akin, dito sa akin itong binibenta ko to. And I think di ko pa na-try talaga itong LeBron 20, pero ina-ask ko yung iba is maganda naman daw yung cushioning setup na LeBron 20 kesa sa LeBron. Mas maganda yung LeBron 20, guys. Next Gen. Tangina, nalilito. Nalilito ako sa dalawa. So maganda yung Next Gen, guys, kasi sa LeBron 20. Kasi yung Next Gen daw is lightweight, much lightweight.
Ito pala yung kanya, guys, in strobel board. Ito yung insole niya, strobel board. So same lang siya ng Lebron 20, guys. So foam pa rin inaapakan mo. Wala siyang zoom turbo dito sa 4 foot, buti sa Lebron 20 is meron. Kung ikukumpara natin sa Lebron 20, guys, mas magaan talaga yung next gen sa Lebron 20, kasi yun nga, I think yung material is thin and minimal rin, and yung foam is mas soft, and yun, less rubber lang. Mas magaan yung Lebron next gen, guys, kasi sa Lebron 20. So I think para sa akin, if tatanungin nyo ano yung maganda sa dalawa, I think pipiliin ko yung Lebron 20. Lebron 20 pa rin, guys, kasi yung Lebron 20 is much like more aggressive yung traction. Kasi ito, di ko ni-recommend to sa outdoor, which Lebron 20 is good siya pang outdoor rin. Ito di pwede pang outdoor, guys, eh. Pero yun nga, breathable yung material, napakaganda, hindi uminit yung pao. Ito suede rin pala to, guys, suede. Tapos ito yung textile, so nandito yung suede, guys. So ito yung full detailed look ng shoes. So dito sa tongue, guys, is meron siyang like mga drawing, like I think it's like an anime character, and meron ding like ito, meron yung name ni ano, hindi ito name, hindi ko alam nakalagay dito, guys. So may mga sulat dyan, swoosh dito, wala masyadong detailed, pero yung insole niya is nakalagay is next nxx. Sa kabila rin, same rin sa kabila. Yan, sa orange. So yan lang, guys, para sa akin maganda to sa mga position sa basketball, kasi okay rin to siya pang point guard, shooting guard, lahat. Kasi lightweight rin siya, maganda yung cushioning, hindi siya like pang pwede talaga pang point guard ganun. So yeah, I think gina-recommended ko sa ngayon, guys. So thank you very much for watching, guys. See you guys in a bit. Take care, peace out.